Magandang araw mga kapets. So, ang video ko kayo tungkol sa pagpapalit ng clutch. So, dumating na tong in-order ko sa Shopee na super clutch. Ipapalit ko doon sa clutch na nakalagay dito sa engine ko, which is stock pa. So, yung una natin gagawin is, sa case ko kasi may bracket ako ito. Inilagay kong additional bracket, engine support. So, tatanggalin ko muna ito para matanggal ko yung makina. Susunod yung apat na tornilyo dito sa may ano, sa may DD mount niya. So pag natanggal na natin yun, pwede natin baklasin yung engine para palitan yung clutch natin. So gamit tong wrench, tatanggalin ko yung ano nito. Yan. Yung tornilyo dito. So, kung tinatanong nyo bakit meron ako nito, so, dinagdag ko lang ito, parang upgrade ko lang ito sa luma kong video. Para hindi masyadong ma-stress yung engine ko. May sumasalo sa bigat. Kasi kung dito lahat siya, baka mabasag yung case. Yun yung usually nagiging problema eh, nababasag yung case. So, ang isusunod ko na tatanggalin, ito naman. So, tatanggalin ko tong tornilyo na to para ito is malibre. So, yung nga palang tubo ng gas ko, tinali ko dito para hindi siya nakalaylay. So, gamit itong side cutter ko. Tatanggalin ko tong cable tie. Yan. Tapos, ito. Isa tapalodo, itong gagamit tayo ng Allen wrench para tanggalin ito. Yan. Dali, natanggalin natin yung tapalod at saka yung engine support na dinagdag ko. So, ang susunod natin yung tatanggalin is yung apat na bolts dito sa may DD support. So, ayan. Yung bolt dito. Medyo mahigpit yan kasi nilagyan ko ng ano eh. Ng Loctite thread locker. So, ang isa pa palang i-consider natin bago natin tanggalin lahat yung tornilyo is tanggalin natin itong throttle cable, no? At saka yung hose ng ano, ng gas. Kasi pag hindi lang mo yung makina, ano yun eh, mahuhugot sila o pwedeng maputol sila pag na-stress sila sa paghila mo ng engine mamaya. So, ako ang ginagawa ko para matanggal ko to is ginagamit ako ng screw. Sinusundot ko ng screw. Binubuksan ko muna dito para matanggal yung pressure. Tapos, susundutin mo lang siya dito. Yun. Sumama na.
So same din dito sa Mania. Okay na. So next naman yung throttle cable. So sa throttle cable, ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna itong takip ng air cleaner para mas may access ako doon sa loob. Mas maluwag siya. Kita mo yung ano? Kita mo yung throttle cable. So, ang sekreto nito is i-ani mo ng kamay mo yung throttle niya para mag-loose yung cable. Pipihitin mo yung throttle niya, yung plastic. Tapos sundutin mo ng screw yung ano, yung cable para pumawala siya. Doon siya naglalock niya. Yan, so natanggal na. See? Simple lang. Hindi naman ganun kahirap tanggalin. So, tatanggalin na natin yung bolts. So, maluwag na yung dalawa. So, dahil daily ko nang ginagamit yung pad ko, is mabilis na maupod yung clutch ko. Kaya naisipan ko magpalit na super clutch. Ang tip kasi sa akin is mas mahaba yung buhay ng super clutch eh. So luluwagan ko lang muna itong taas, tapos yung baba naman. So importante yung mga bolt mo, lalo na itong sa DD mount mo is naka-thread locker ka na. Kasi lalo na mga two stroke, malakas sa vibration. One time nung ito hindi naka-thread locker, nahulog yung nut ko. So pag naluwagan mo na yung mga bolt mo, lalo na nandun ka na sa last bolt mo, kailangan alalayan mo na yung makina para hindi bumagsak. So ako, ang style ko, sinasalo ko siya ng aking tuhod. Yan. Habang niluluwagan ko yung tornilyo. Iniiwan ko yung tornilyo sa taas eh. So, inaalalayan ko siya ng aking tuhod para hindi ma-stress. Tsaka ano, madaling matanggal yung tornilyo. Kasi pag bumababa siya, humihigpit yung tornilyo eh. Kasi nahihila. So, mas maganda yung ano siya. May nakasuporta yung tuhod mo. Para ano, hindi siya bumababa. So, ayan. Yun lang yung ano, yung disadvantage lang na naka-thread locker. Pag nagtatanggal ka ng tornilyo, medyo mahirap kasi mahigpit nga eh. Pero okay lang kasi mas safe naman yun eh. Mas mahirap yung nagbabiyahe ka tapos mahulugan ka ng bolt. Lalo na kung importante yung bolt na yun. Sa case ng ped natin, mahirap maganap ng mga bolt eh. Hindi sila yung ordinary bolt na basta-basta mo lang mabibili sa hardware. So kailangan mga motor shop or yung mga kaibigan nating nagbebenta ng mga accessories na ano, ng ped natin. So ayun, pag medyo pwede nang ipihit gamit yung kamay, saluhin mo ng kamay mo yung makina para hindi siya mahulog. Yan. So, yan. So, ayun.
tanggal na. So, magaan lang naman yung makina, kaya ng isang kamay lang. So, ito yung clutch natin. Medyo makikita mo okay pa naman tong lining niya. Although, stuck kasi ito eh. Mas maganda talaga na yung stuck, ano na lang mo yan, pang emergency mo na lang. Mas matibay pag hindi stuck eh. So, tatanggalin natin to. Papalitan natin ng super clutch. So, para matanggal to, kailangan natin ng allen wrench ulit. So, ang problema, umiikot yan. So, ang ginagawa ko, kinukontra ko lang siya ng screwdriver o ng Phillips screw para hindi siya sumama. Yun. So, natanggal na siya. So, may washer siya. So, para matanggal ito, ang ginagawa ko, gamit yung screwdriver ko, then itutukod ko siya, then gaganin ko lang, pupukpukin ko tong ano para mag-loose siya. Yun. So, tanggal na. So, hindi naman ganun kahirap. Usually, mahirap siya pag yung unang beses mo natanggalin siya. So, hindi naman kasi ito yung unang beses ko siyang tinanggal. Kaya, hindi ako nahirapan ngayon. So, since na magpapalit ako ng clutch, then, madumi itong loob gawa ng mga napudpud na clutch lining. So, ang susunod na gagawin ko is lilinisin ko muna ito gamit yung brush. So, kumuha ko ng plastic. Tapos, itutumba ko lang ito. Ganun lang kasimple. Then, meron akong paintbrush. Ibabrush mo lang yan. Yan. Para matanggal yung, ano, yung clutch lining na napudpud. So, maganda kasi pag malinis. Para yung powder na clutch lining is hindi siya dumudulas para makaapit yung clutch mo doon sa bell. So, yung biyahe ko pala araw-araw is ano, Taguig to Alabang. So that is 16.7 kilometers. So, balikan, ilan yun? So, pagkatapos kong binrush yung lining, pag malinis na, is pupunasan ko naman ng tissue yung ito. Yung papasukan ng ano. Kasi pag meron siyang residue, hindi fit na fit yung clutch mo. So, may chance na mag-slide siya. So, mas maganda kung linisin mo siya. Para malinis talaga. Fit na, magiging fit yung ilalagay mong clutch. So, yun. Pupunasan mo lang siya. Kita mo, may mga ano pa. Residue pa rin. So, punas lang para malinis. Importante malinis. Lalo na dito. Kasi dito kumakapit itong ano eh. Papasok siya dito. So, kung merong residue yan is hindi siya fit na fit. So, hindi makapit yung clutch mo. Ayos na. So, para ibalik natin ito, so, tignan mo lang, medyo, ano to, malaki yung ibaba, maliit yung itaas. So, pag nilagay mo tong clutch, tignan mo din siya. So, ito yung part na malaki, ito yung part na maliit. So, ganun yung patong niya. So, importante rin, bago mo ilagay ito,
punasan mo rin, baka may dumi din siya para at least sure ka na malinis siya. Yan. Kasi yung ano nito, yung kapit nito, yung ano eh, yung friction. Pag mayroong residue, may spacing yung bakal to bakal niya, hindi siya magiging makapit. So yan, so bago natin ilagay, tumba natin. So iaano ko lang, hindi ako expert na mekaniko ng PED. So natutunan ko lang ito. Kasi kailangan mo rin matuto magmekaniko ng PED mo, kasi hindi mo alam kung saan ka masisiraan eh. So nanood lang din ako ng mga YouTube channel, then tinry ko, then okay naman. So ayun. So nailagay na natin konting ano lang. Yan. Then itong bolt. So bago pala natin ilagay ito, lagyan natin ng konting thread locker para hindi siya madaling makalas. So punasan din natin ng tissue o nang basahan yung thread para wala din siyang dumi. Then patakan natin ng konting thread locker. Konting-konti lang, huwag masyadong marami. Kasi pag masyadong marami, mahirap tanggalin naman pag magkakalas ka. Yun. Yun lang. Then, kontrahin uli natin to dito. Then, higpitan natin. So, kailangan may kumukontra lang siya. Then, higpitan natin. Then, okay na tayo. Pwede na rin ibalik yung makina. Isang important reminder pala. Sa case ko kasi, may kill switch ako dito. So, kung wala kayong nakakonekta na kill switch, o yung kill switch nyo is binubunot, so, dapat, bago nyo baklasin yung makina para safe, tanggalin nyo na rin yung spark plug para hindi siya aksidenteng umandar. Sa case ko kasi, meron ako nitong kill switch, so automatic naka-short siya. Hindi siya aandar kahit anong ikot ko ng makina. Kasi baka pag inikot mo yung clutch, biglang umandar yung makina mo, maksidente ka. So, para safe, tanggalin mo yung spark plug mo. So, ibabalik na natin yung makina. So, apat na bolt lang naman to. Ako lagi kong inuuna yung taas, tapos yung dalawa sa side. So, i-finger tight mo lang yung 14 bolts para may susuporta na. Tapos, pag nailagay mo na silang apat, dun mo higpitan na maayos. Yan. Finger cross lang tayo na pag-start natin yung makina, hindi sumusunod yung gulong. Kasi nung bagong bili ko nito, ang napansin ko, makapal siguro dahil yung clutch niya. Kaya nung ini-start ko yung makina, sumasama yung gulong. Kumakapit agad yung clutch. So, minsan kasi pag bago yung clutch,
ganun yung magiging problema mo eh. Kailangan mo siyang ilihain para hindi siya sumama. Magkaroon sila ng gap, ng konting gap. Magkaroon sila ng konting gap. Siguro ang pinakamagandang testing nun, itanggalin mo yung spark plug mo, tapos i-try mong i-start kung pag-pull mo ng pull starter mo is sumama yung gulong, then yun, kailangan mo magliha. Pero pag hila mo ng pull starter mo, hindi naman sumama yung gulong, then okay ka na. Ibig sabihin, hindi sila dikit na dikit. Meron silang tamang clearance. Ayun, so tatapusin ko lang yung apat na tornilyo. Yung ginagawa ko dito, inipitan ko muna yung bolt sa taas. Tapos tinatanggal ko uli yung ibang bolt para malagyan ko ng ano, ng thread locker. So konti lang na thread locker para hindi masyadong mahirap bunutin sa susunod. Konti lang lalagay mo. Mapapansin niyo rin, no, yung hose ng gas ko, nilagyan ko siya ng ano, parang encasement na malaking hose din para ano, hindi siya madaling lumutong dahil sa init ng araw o sa init ng makina. So mas protektado yung ano, mas mahaba yung buhay. So sa pag-iikit ng mga bolt, huwag masyadong gigil, no? Kasi malolost thread yung sa ano mo, sa chassis mo. Yung tama lang, kung may thread locker ka naman, hindi naman kailangan gigil na gigil yung paghigpi mo. Pag medyo lumalaban na, okay na yun. Since okay na yung dalawa sa gilid, pwede ko nang baklasin dito sa taas para malagyan ko na rin ng thread locker. So advantage din kung meron ka nung ano, yung socket na Allen wrench para hindi mahirap magano, magpihit. Yung socket type. May mga ganun eh, socket type na Allen wrench.
So, pagkatapos natin ilagay yung apat na tornilyo ng engine, ibalik na natin yung sa yung hose sa carburetor, no? So, itong white, ito yung return natin, itong black, ito yung sa main. So, yun yung sa main natin, ito yung sa return. Yun. So, pagkabalik natin nun, linisin mo natin to. So, ito yung ano sa two-stroke, no? Pati yung sa air cleaner, umaabot dun yung langis. So, bago mo ibalik yung ano niya, filter, is punasan mo para mabawasan man lang yung langis niya. TLC, Tender Love and Care. Tender Love sa China Ped. So, mapapansin mo pati yung foam filter niya may langis. Punasan mo na rin para malinis siya. Yan. So, bago mo ibalik yung takip nito, bago mo siya ibalik, mas maganda, ibalik mo muna yung sa throttle cable para may mas space ka. Next is babalik na natin tong throttle cable. So, madali lang naman ibalik to. Ipapasok mo muna siya dito sa part na to. Then dito sa bilog na to. So yung bilog na to is dalawa yung butas niya, isang malaki at saka isang maliit. So yung malaki is nasa bandang palabas ng ped kasi dun magla-lock ito. Itong lock ng throttle cable. So papasok siya doon sa loob ng bilog na to. So pagbaliktad siya, hindi papasok. So kailangan tama yung direksyon ng malaking butas, nasa direksyon ng palayo ng upuan mo. Kung naka ganitong pwesto ka, nakadidi ka. So pag ganyan na nangyari, hindi siya pumasok, ibig sabihin baliktad yung butas. So kailangan mong pihitin siya ng 180 degrees para yung malaking butas ang mapunta dun sa ano, makalusot yung lock niya. Yun. So nakita niyo pumasok. So yan ang tamang position nung ano niya, nung bilog. Yung malaking butas dito dapat nakapesto para pumasok yung kanyang lock. So ayan, ayos na yung throttle cable. Then ibabalik na natin yung sa filter. Then yung bracket, then okay na tayo. So ito, may lock siya dito sa taas. Papasok yung butas na to. So ganun lang. Yan. Ako ang ginawa ko, itong sa may ano niya, sa may kill switch niya. Nag-provide ako ng slot dito. Kinat ko ng konting plastic para pag nilalagay ko itong lock, yung kill switch ko hindi lumalaylay. So nakalock siya doon. So, kung makikita nyo, ito siya. Ito sinasabi ko. Yung slot, para yung kill switch mo hindi lalaylay, nakalock siya sa plastic. Ayos. So, yun mga kapits, nailagay na natin yung bagong super clutch natin. So, itetest fire natin ngayon kung ano yung performance. Kung sumasama ba o okay siya. Okay.
So ayun, nakapag-test fire naman tayo. So okay naman yung takbo, hindi naman sumasama. Maganda rin yung kapit ng super clutch. So recommended ko to sa mga ano, mga kapets, super clutch. Maganda pala siya. Okay, ayos.